Wednesday morning around 2:30 a.m. nang makaramdam na ng sakit ng tiyan at tagiliran si Moma. Early sign na nga ito ng laboring niya. Inantay muna namin na hindi na niya makayanan yung sakit para dali na namin siya sa ospital. Kaya around 7:30 a.m. tumakbo na kami papuntang ospital at kasama nga namin yung father-in-law and mother-in-law ko. Father-in-law ko na yung nagdadrive para makapokus ako sa pagbantay kay Moma. Around 8:30 a.m. nandito na kami sa Zamboanga Doctor's Hospital. Dito kasi nakadestino yung OB-GYN ni Moma. Pagdating namin doon ay kinuha agad yung timbang niya. At around 9 a.m. nasa loob na siya ng kwarto kung saan i-check kung ilang cm na naka-open yung cervix niya. May nurse din na pumapasok para i-check yung BP niya at ang heartbeat ng baby. Lumabas lang din ako para i-settle yung mga papers niya at bilhin yung mga kulang na gamit niya. At pagbalik ko ay naglalakad-lakad na si Moma sa loob ng kwarto para makatulong sa pag-increase ng cm ng cervix niya. That time, nasa 4 cm pa lang ang cervix ni Moma. At around 10 a.m. ay lumipat na kami sa Ward E, room 3-2 kung saan kami mag-stay. Around 11 a.m. nagbigay na ng instruction si doktora na mag-proceed na si Moma sa delivery room. Nasa 5-6 cm na kasi siya. At hindi na ako pinapasok. Ay, sana matapos na. Dito nga ay mas kinabahan na tayo. Ilang beses akong pabalik-balik sa labas ng delivery room para malaman kung may update na or may balita na ba. Pero sabi naman ng mga nurse, tatawag lang sila kung may update na. Kaya nagstay na lang muna ako sa loob ng kwarto. At dito nga sa loob ng kwarto ay hindi ako mapakali. Kasi sa loob ng more than 3 hours ako nag-aantay ng update. Wala talagang update kahit ni isa. So, kinakabahan na ako dito at hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko, kung ano-ano na yung naiisip ko at nag-gigi na tayo dito. Kaya dito ko na lang din naisipan na gumawa ng reaction bead. Kinakabahan ako kasi hanggang hindi pa siya lumalabas doon since 11 a.m. Around 2 p.m. tumawag yung nurse sa akin para ibalita na tapos ng mga anak si Moma. Dito nga sa NICU ay pinaproceed ako ng nurse para makita si Baby A. Grabe to. Gusto kong maluha sa saya nang makita ko si Baby A. Sobrang saya lang ng puso nang makita ko na andyan na sa labas si Baby. Ang cute talaga ni Baby. Parang ako. Pero kamukha talaga siya ng mami niya. Maluha-luha din ako nung makita ko na si Moma. Proud na proud ako sa kanya dahil survive niya yung struggles niya sa panganganak kay Baby A. Yun, so happy Father's Day sa lahat ng tatay sa buong mundo. Sa father ko, happy Father's Day. Brother ko, happy Father's Day. At sa mga kaibigan kong tatay, happy Father's Day sa atin, no. Officially belong to the group kasi tatay na rin ako. Alright. And God bless and enjoy your day with your family. Keep safe.